like and subscribe and put your comments down below. And further ado, let's follow guys the tutorial. So okay guys, unang-una is tanggalin muna natin yung portrait lock sa cellphone mo para mamaya is madali na lang natin ma-landscape yung cellphone mo pag nag-live stream na po tayo. So ayan, pagkatapos po niyan is go to StreamYard login. Yan. Okay, click. Pagkatapos, ay, saglit lang po guys. I-log out ko lang po ito kasi kanina nag-login ako. So, ayan. Login po kayo dyan. Tapos, ilagay niyo po yung email niyo. Yung email niyo po na balak niyo pong gamitin sa StreamYard. Pagkatapos niyan ay si StreamYard magpapadala siya ng 6-digit code sa email niyo po. So, i-open niyo lang po yung Gmail account niyo. And minsan is parang magte-take ng few minutes po yung padala nilang code, i-refresh nyo na lang po para makita nyo na po yung padalang 6-digit code ni StreamYard. Ayan. Ayan, dumating na siya. Tapos, press lang po, tapos copy yung 6-digit code at balik po tayo dun sa StreamYard login page. Ayan. Tapos nun, pindutin nyo lang po yung tatlong red na nasa right side at piliin po yung desktop. Pwede nyo rin po siyang i-rotate para mag-landscape na po yung screen sa cellphone mo. Click broadcast at pindutin mo yung plus sign sa gitna para makonnect yung StreamYard account mo sa YouTube channel mo. So, ayan po. I-click nyo lang po kung ano yung account na gagamitin nyo na pag-login sa StreamYard. Tapos po ay i-click nyo lang po yung allow para maka-access sa StreamYard. Tapos, click nyo lang po yung broadcast. But before that, i-sure nyo po na naka-desktop site po yung feature ng screen nyo po. Click broadcast at i-click nyo rin po yung profile pic nyo. And so, magsisimula na tayong maglagay ng title. For this video, I'll be using First Attempt LS for demonstration po. Sa baba is makikita mo yung privacy setting ng video mo, either public, unlisted, or private. So, i-choose ko lang yung public na setting. And then, create broadcast. So, ayan guys. Yan yung itsura pagkapindot mo ng create broadcast. Makikita mo sa right side ko na yung microphone ko is working kasi kulay green siya. Makikita mo rin sa baba yung mute. Tapos, stop cam. So, for the rest of this video, i-stop ko lang yung cam ko guys. Yan. Pwede mo rin po i-edit yung avatar mo by clicking that. And then, pag napili mo na yung picture, click mo lang yung done. Yan. So, ready na tayo mag-enter broadcast studio. So, yan yung makikita nyo guys. So, sa video na to is ni-stop cam ko muna. But you can start cam kung gusto nyo guys. Then, sa katabi naman is pwede kang mag-mute and unmute. So, para mag-stream yung picture natin is you only have to click add to stream, guys. For this video, guys, enough ko muna yung camera ko. So, nakikita nyo, wala akong video sa screen na naka-stream. So, punta na tayo sa settings, which is katabi lang ng start cam. Pag pinindot nyo po yung cam/mic is ito po yung makikita nyo. Pindutin muna natin yung general. Sa general is, dyan mo makikita yung quality ng yung camera mo. So, mayroon tayong 720p at 1080p. Pag full definition kasi, may bayad na po yan. So, yung mga live stream na clear po yung quality ng video nila is because nagbayad po sila. Ngayon, punta po tayo sa next, sa camera. So, pwede kang pumili ng facing front, camera 1 or facing front, or camera 0 facing back. Sa akin, pinipili ko is facing front. Next is audio. So, sa audio naman guys, makikita nyo dyan na kukulay green yung microphone ko dyan kasi gumagana siya. So, katabi naman dito sa settings guys is the share screen. So, yung share screen talagang sa laptop lang siya gumagana. So, punta tayo dun sa invite. Click nyo lang po yung invite pag meron kayong gustong paakyatin dun sa StreamYard mo. Click mo lang po yung copy. At pwede mo rin po siyang i-share sa Gmail, sa email ng friends mo, or sa Messenger. Kung sino nga gusto mong paakyatin sa StreamYard mo.
i-paste mo lang siya sa chat box. And pag nakita po nila yan, is pwede nilang i-click. Kaklik po nila ay i-add stream nyo na lang po para masali po sila doon sa StreamYard mo. Tapos dito sa gitna, makikita mo na meron tayong pwedeng mapagpilian na frame. Dalawa lang kayo, pwede yung ito or ito, or kung tatlo kayo, ito naman. Dito naman tayo sa right side, guys. Check mo yung comments. Sa part na to, makikita yung mga comments ng mga nanonood sa live stream mo. Next naman po, isang banner. Pag i-click mo po yung banner, yan naman po yung magiging caption ng video mo or ng live stream mo. For example, type natin, welcome. So ito muna, welcome. Tapos ay i-add to banner natin. So ayan, nakita niyo na po yung welcome. Para makita po natin yung welcome as caption ng live stream po natin na screen, is pindutin niyo lang po siya at mababasa niyo yung word na show. Boom! Ayun! Nakita na natin yung word na welcome sa live stream natin, sa StreamYard po natin na screen. Kung pindutin ko lang din po siya ulit, is maha-hide po siya. So ayan, nawala na yung word na welcome sa screen. Now, punta na naman po tayo sa next brand. Yung brand naman po ay pwede nyo pong ma-adjust yung color, yung theme, para po maging fit po siya sa anuman yung gusto mong i-point out sa mga tao when it comes sa channel mo po. However, sa overlay, sa logo, video clips, saka sa background, hindi po siya pwede kasi may bayad po siya. Unless kung willing po kayong magbayad, pwede nyo po siyang ma-adjust. Balik po tayo sa theme, guys. So, mayroon dalawa. May default at mayroon din pong manual. So, try natin i-change po yung color. Kasi black po yung nakalagay dito. Para makita nyo po yung difference. Try ko pong piliin yung kulay green. Parang feel ko ngayon ng kulay green. Kulay green. Yan. So, yan. Try po natin yung default. Tapos yung manual, yan lang. Yan lang siya, guys. So again, yung logo, yung overlay, hindi po natin siya ma-adjust kasi may bayad po siya. So kung ready na po kayo, ay check nyo lang po yung sa upper right hand corner at napabasa nyo yung word na go live. Pindutin nyo lang po and then click go live. Ayan, naka-live ka na kasi nakikita mo na ngayon sa screen mo na may word ng live, and katabi naman po niyan is makikita mo yung numbers ng viewers ng live stream niya po. Tapos dito naman po sa baba is the private chat. Dito po kayo makapag-chat ng mga co-host mo na hindi mababasa ng ibang nanonood ng live stream mo. Pagtapos na po yung live stream mo, click mo lang po yung end the broadcast and that's it. Tapos na siya. Madali lang, guys. And I hope that this tutorial is makakatulong sa'yo, guys. O, diba madali lang, guys? But if you still have questions or if you still have clarification sa ano mong gusto niyong ipaturo, guys, please feel free to post your questions on the comment section down below. Please, again, do not forget to click like and subscribe. And I'll see you on the next video. Bye!